Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nahahati ang damdamin ni Pablo. Ang pinakamahal sa kanya ay si Jesus. Mahal na mahal niya si Jesus. Gusto niyang makapiling siya. Talagang kinikilala at nararamdaman niya ang pag-ibig sa kanya ni Jesus. Kaya gustong-gusto niya na makasama siya. Mangyayari lamang ito kung mamatay na siya. Sa kabilang buhay, magsasama na siya sa nagmamahal sa kanya. Kaya hindi siya natatakot sa kamatayan. Ginugusto pa niya ito. Pero nakikita niya na malaki pa ang magagawa niya para sa mga Christian communities na kanyang ipinundar. Marami pa siyang kabutihan na magagawa. Mas lalo pa niyang may papahayag si Kristo kung siya ay nasa mundo. Kaya nahihirapan siyang pumili. Mas gusto niyang mamatay upang makapiling na si Kristo. Pero may papahayag lang niya si Kristo habang buhay pa siya. Kaya ngayon, indifferent na siya kung mabuhay man o mamatay. Sabi niya, sa mabuhay man o sa mamatay, makabibigay ako ng karangalan kay Kristo. Si Kristo ang mahalaga sa kanya. Para naman hindi masayang ang kanyang pagsisikap na ipahayag si Kristo, at iyan din ang pakiusap niya sa atin, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Si Kristo ang buhay. Sa mamatay o mabuhay, nasa kay Kristo tayo. Sana totoo ito para sa atin. Huwag tayong matakot na mamatay. Kung mamatay tayo, tayo ay pupunta kay Kristo. Makikiisa tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo nanggaling at sa Kanya din tayo babalik. Pupunta tayo kay Kristo kung tayo ay mamatay. Kung ngayon pa lang sinisikap na nating maging malapit sa Kanya. Kaya sa buhay na ito, kinikilala natin siya. Nakikinig tayo sa paliwanag ng simbahan. Nagbabasa tayo ng Bible upang mas lalong makilala si Kristo. Gusto nating makilala siya upang mas lalo nating siyang mahalin. Madaling mahalin ang taong kilala natin. Kaya ngayon pa lang, tinatanggap na natin siya.
nakikiisa tayo sa Kanya kapag tayo ay nagdadasal. Tinatanggap natin siya kapag tinatanggap natin ang mga sakramento, lalo na ang banal na komunyon. Dito pa lang sa lupa, pinaglilingkuran natin si Jesus sa ating paglilingkod sa mga nangangailangan. Anong ginagawa natin sa kanila? Ginagawa natin kay Jesus. Kung ginagawa natin ang mga ito, tayo'y mamumuhay kay Kristo. At dahil dito, siguradong matatagpuan natin siya sa kabilang buhay. O Diyos, itinakda mo na ang lahat ng utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa-tao. Loobin mo na manatili kami sa pag-ibig na ito habang kami ay nandito sa mundo upang makaisa ka namin doon sa langit. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.